Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareligyoso na minamarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimula natin sa linggong ito na basahin ang sulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa tuwing araw ng Linggo. Ang liham ni Santiago ay hindi talagang isang liham. Para po itong isang sermon na niligay lang sa pormang liham. Ito'y galing kay Santiago, pero hindi natin gaanong alam kung sino ang Santiago'ng ito. Ito ba ay si Santiago na kapatid ni Juan? Pero maagang pinatay si Santiago ni Herodes. Kaya mahirap paniwalaan na siya ang sumulat nito. May nagsasabi na siya ay iyong isa pang Santiago na kasama ng mga apostol o Santiago na kamag-anak ni Jesus na siyang namuno sa simbahan sa Jerusalem. Hindi natin gaanong alam. Kanino ba ito sinulat? Ang sulat na ito ay para sa lahat, for the general public, at hindi lang sa isang community. Kailan sinulat? Siguro sa mga taong 800 hanggang taong 100. Ang laman ng sulat na ito ay may mga mabubuting asal na dapat nating sundin. Ang pagbasa natin ngayon ay may mahalagang aral para sa atin. Una, lahat ng regalong mabuti at ganap ay galing sa Diyos Ama. God is the source of all goodness. Pangalawa, binibigyan tayo ng liwanag ng salita ng Diyos na siyang salita ng katotohanan, kaya dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos. Maililigtas tayo ng salitang ito. Pangatlo, may bisa ang salita ng Diyos kung ito ay isinasagawa natin at hindi lang pinakikinggan. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa salita. Kung nakita natin ang ating mukha sa salamin at wala naman tayong ginagawa, hindi natin inaayos ang ating mukha. Ayon sa nakita natin, baliwala ang ating pagtingin sa salamin. Gayon din, baliwala at walang pakinabang ang ating pakikinig sa salita ng Diyos kung hindi naman natin inaayos ang ating buhay ayon sa ating narinig. At pang-apat, ang tunay at nararapat na relihiyon na kinalulugdan ng Diyos ay ang ating pagtulong sa mga nangangailangan at ang paglayo natin sa kasamaan. Ang mga nangangailangan at inaapi ay inilalarawan ng mga balo at ulila. Para kay Santiago, ang tunay na relihiyon ay hindi matatagpuan sa mga ritual o sa mga panalangin kundi sa pagtulong sa ating kapwa. Kapag tayo'y lumalapit sa Diyos, lumalapit din tayo sa ating kapwa.
huwag din nating hayaan na tayo ay madumihan ng kalakaran ng mundo. Tayo ay nagdarasal at nagsisimba upang mabigyan tayo ng lakas na patuloy na makatulong sa kapwa. Yan dapat ang maging bunga ng ating mga dasal at mga ritual. Kung hindi namumunga ng pagmamalasakit at pag-ibig sa kapwa, usisain natin kung tama ba o maayos ang ating panalangin at buhay pagsamba sa simbahan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.